Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala at iyunawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat sa Kanya ay hindi niya itatakwil.
Ipaaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at walang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kaniyang sarili ay higit na mahalaga.
kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kung inyong mapapansin ang takbo ng Ebanghelyo ngayong linggo, si Jesus ay palaging mayroong may kaniig na iba't ibang klase ng tao. Noong isang araw, ang kaniyang kausap ay Pariseo na nagtanong tungkol sa pag-aasawa. Noong isang araw naman, ang Ebanghelyo at ang kausap ni Jesus ay eskriba. Ngayong araw na ito ay eskriba. Kahapon ay Sadducees na tungkol naman halimbawa sa pagbabayad ng tax. Ngayong araw na ito, may kakaibang pangyayari. Hindi sinubukan ng eskriba na hulihin si Jesus sa kaniyang mga salita. Kung hindi kabaliktaran ang nangyari. Kung ang Pariseo at Saduceo ay nagtatanong kay Jesus upang tingnan at siya ay siluin kung ano ang kaniyang sasabihin sa pamamagitan ng paggamit ng lumang tipan. Sa araw na ito, ang Ebanghelyo ay tumutukoy din sa isang taong nais malaman kung may alam ba talaga si Jesus sa kasulatan. At siya ay nagulat sa kaalaman ni Jesus. Kaparehong kasulatan ang kanilang ginagamit upang tingnan kung nasaan at hanggang saan ang lalim at lawak ng karunungan ng taong ito. Kaya nang sinagot ni Jesus ang dalawa sa pinakamahalagang utos, ito ay kaniyang kinonfirm, ito ay kaniyang tinanggap na totoo ang sinasabi mo na magmahal sa Diyos, ibigin ang Diyos, at ibigin ang kapwa. Pero ano po yung magandang bagay na nangyari? Nang sinabi ni Jesus na malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Malapit na, pero wala pa. Malapit na dahil alam mo sa isip mo ang dalawang pinakamahalagang utos. Malapit na, pero wala ka pa. Nangangahulugan na hindi sapat na alam natin ang kasulatan ng letra por letra. Malapit na tayo. Alam natin ang kasulatan. Alam natin na ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Diyos ng buong-buo mong pagkatao. At ang ikalawa ay ibigin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Pero hindi pala doon natatapos. Papalapit pa lang. Wala pa tayo sa sukdulan ng paghahari ng Diyos sa atin. Meron pa pala tayong dapat gawin. Hindi pala sapat na alam ko, hindi pala sapat na nasa ulo ko ang lahat. Kasi kung papaanong ginamit ni Jesus
ang mga kasulatan ng Lumang Tipan, Deuteronomio sa unang bahagi at Levitico sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, hindi pala yun sapat. Hindi sapat na alam natin, hindi sapat na memorya natin ang bersikulo at sakto ng kasulatan. Malapit na tayo doon. Maganda ngang nalalaman natin kasi ito ay bahagi ng katesismo na alam natin ang mga basics ng ating pananampalataya. Pero hindi pala sapat. Malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Paano magiging sapat? Paano tayo makapupunta sa kaharian ng Diyos? Na pagkatapos mong malaman, pagkatapos mong matutunan, at pagkatapos mong maunawaan na ang salita ng Diyos o ang kasulatan ay maging bahagi ng buhay mo at alam mo sa iyong isip, ito naman ay kailangan nating ilagay sa gawa. Kailangan naman ang lahat ng ating alam, ang lahat ng ating nababasa at natututunan ay hindi man lamang lalabas sa ating bibig na galing sa ating kaisipan, kung hindi ang sinasabi mo at ang alam mo ay ilalagay mo sa gawa. Dahil paano natin masasabing ito ang pinakamahalaga kung hindi natin ito kayang gawin sa araw-araw ng buhay? Ibigin mo ang Diyos. Alam natin kung papaano gawin yun. Bilang isang Kristiyano, meron tayong obligasyon sa Diyos at meron tayong dapat gawin sa pananampalataya sa Diyos. Kung inyong narinig ang ating unang pagbasa, maliwanag na sinabi ni San Pablo kay Timoteo, kung hindi katapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Hayaan daw natin na tayo'y mamuhay ayon sa diwa ng pagmamahal ng Diyos. Meron kasi tayong tinatawag na cafeteria Catholics. Ano po yung cafeteria Catholics? Mahilig sa kape. Iinom lang ng kape kapag gusto at mamimili ng flavor ng kape. May mga cafeteria Catholics na maaalala lang ang Diyos kapag nauuhaw. Kapag gustong magkape, gusto ng comfort, masarap magkape, tsaka lang maaalala ang Diyos. Cafeteria Catholics. Magsisimba ako kasi maihilingin ako sa Poong Jesus Nazareno na ibigay na sa akin ito. Ano yun? Kahilingan mo. Trabaho, abroad, asawa, o promotion sa anumang larangan. Iyon mga yun, hindi naman masama. Hindi naman masamang humingi sa Diyos. Pero sana sa kabila ng paghingi mo na yan, maging tapat ka sa iyong pagkilala at pag-unawa sa tunay na Diyos. Hayaan natin na kahit ano ang ating nararamdaman at nararanasan sa buhay, mataas man o ibinabagsak ka ng iyong karanasan, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tapat sa anumang oras
at hamon ng buhay. Ito ang tunay na pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Ang ikalawa ay ang pagmamahal sa kapwa. Sabi nga sa Ebanghelyo, mahalin mo o ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. It does not need any explanation. Kung wala kang masasabing maganda sa iba, huwag ka nang magsalita. Kung wala kang maiaambag sa tagumpay ng iba, huwag ka nang manghila pababa. Kung hindi mo kayang magpakita ng suporta sa katahimikan, ipanalangin mo na lang. Kaya tayong nakikinig sa mga salita ni Jesus sa araw na ito ay hinahanapan ng paggawa ng pananampalataya. Sapagkat kahit kailan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Buhayin natin ang salita ng Diyos sa ating mga gawa. At bahala na ang Diyos na magbalik ng mga biyayang iyan dahil sa biyaya ng pagkaunawa ng salita ng Diyos, aagos ang biyaya ng Diyos na siksik, ligliga at apaw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating mga panalangin ngayon, maipakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na nasa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan, mga itinataboy, at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaang ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na mais sa buhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magtiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay.
Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumayin iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Forget you, stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 8 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala at o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office.
Ang malilikop po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service ngayong June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal. At maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo. Namatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, minarangal ka namin.
kalong.